Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Nandito na naman tayo sa George Sir Vlogs. Pero bago po ang lahat, ay palakpakan muna natin ang ating mga sarili. Ito po ang ating pagtatalakayin ngayon, mga kababayan. Quezon City Prosecutor, ipinatawag si Duterte matapos ang death threat versus Makabayan Solon. Sana po hindi naman makukulong si Pangulong Duterte dito dahil po sa ginawa niyang grave threat kay Franz Castro ng ACT Teachers. Inutusan ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte na agarang sumagot sa reklamong grave threat at cybercrime charges na inihain laban sa kanya ng isang aktivistang mambabatas. I think yan po ang unang reklamo kay Digong sa korte simula po noong siya po ay naging private citizen at natapos ang kanyang termino bilang isang pangulo ng Pilipinas. Ating matatandaan, inireklamo ni ACT Teachers Representative Franz Castro si Digong matapos pagbantaan nang nauna ang kanyang buhay sa isang programa ng Sunshine Media Network International or SMNI na programa ni Pastor Kibuloy. Respondent hereby commanded to appear before the office of the city prosecutor on December 4, wika ng Subwina na isinepubliko noong Merkules. So magkaharap si Castro at saka si Digong sa city prosecutor sa Quezon City. This is in connection with the preliminary investigation of the above entitled case for the purpose of submitted your counter affidavit including affidavit of your witnesses and supporting documents if any. Ang subpoena ay nilagdaan ni Senior Assistant City Prosecutor Ulrich Badiula nitong ika-27 ng Oktobre. Sa kabila nito, ngayon lang ito inilabas sa publiko. Una nang sinabi ng abogadong si Lavinia na maaaring tumaas ang isang degree ang parusa sa dating Pangulo, lalo na't sakop daw ito ng Cybercrime Prevention Act. Ika-10 ng Oktobre ng kapanayamin ng SMNI na pagmamayari ng FBI wanted na si Apollo Kibuloy. Ika-10 ng Oktobre ng kapanayamin ng SMNI na pagmamayari ng FBI wanted na si Apollo Kibuloy. Si Duterte tungkol sa pambubusisi ni Castro sa controversial na confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte, anak ni Digong. Sinasabing nagmula ang death threats ni Digong habang binabanatan ang Makabayan Black lawmaker kaugnay ng isyu. Si Castro raw ang magiging unang target ng confidential funds ni VP Sara. Burado na ang video dahil dinilit yan ng SMNI. Pero maraming mga naka-screenshot at hanggang ngayon ay kumakalat pa rin ang nasabing video kahit na dinilit ng SMNI. Ito ang unang beses na may siyuhan ng sumon si Digong matapos niyang bumaba sa pwesto sa pagkapangulo. Hindi gaya ng dati, wala ng presidential immunity na tinatamasa ang dating presidente.
very thankful ako sa Quezon City Prosecutor's Office kasi after 3 years na na-file namin itong complaint ay umaksyon na sila agad ang pahayag ni Representative Castro. Hopefully dumating si dating President Rodrigo Rua Duterte sa preliminary investigation. So ano kayang mangyayari dyan, mga kababayan? Sana po dumating si Digong at harapin niya ang kanyang nag-aakusa sa kanya na si Representative Franz Castro. Una nang sinabi ng abogadong si Lavinia na maaaring tumaas ang 1 degree ang parusa sa dating Pangulo, lalo na't sakop daw ito ng Cybercrime Prevention Act. 10 ng Oktubre ng kapanayamin ng SMNI na pagmamayari ng FBI wanted na si Apollo Quiboloy. 10 ng Oktubre ng kapanayamin ng SMNI na pagmamayari ng FBI wanted na si Apollo Quiboloy. Si Duterte tungkol sa pambubusisi ni Castro sa controversial na confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte, anak ni Digong. Sinasabing nagmula ang death threats ni Digong habang binabanatan ang Makabayan Black lawmaker kaugnay ng isyu. Si Castro raw ang magiging unang target ng confidential funds ni VP Sara. Burado na ang video dahil dinilit yan ng SMNI. Pero maraming mga naka-screenshot at hanggang ngayon ay kumakalat pa rin ang nasabing video kahit na dinilit ng SMNI. Ito ang unang beses na may siyuhan ng sumon si Digong matapos niyang bumaba sa pwesto sa pagkapangulo. Hindi gaya ng dati, wala ng presidential immunity na tinatamasa ang dating presidente. Very thankful ako sa Quezon City Prosecutor's Office kasi after 3 years na na-file namin itong complaint ay umaksyon na sila agad ang pahayag ni Representative Castro. Hopefully dumating si dating President Rodrigo Rua Duterte sa preliminary investigation. So ano kayang mangyayari dyan, mga kababayan? Sana po dumating si Digong at harapin niya ang kanyang nag-aakusa sa kanya na si Representative Franz Castro.